Kaya ano pang hinihintay mo? Grabe no, hindi na natatakot si ano si Simon or si Ibarra na mamatay. Ganun ka dilim na yung paningin niya sa buhay. Kasi nga wala na siyang nobya, wala na siyang pamilya. So alam mo yun, parang ang dating is damay-damay na as long as yung nag-iisang mithiin niya na mapalayong bayan, mapalaya from the Spaniards ay mangyari kahit anong paraan pa yung gusto niya. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Ayun yung mahadera. Nagigil yung babae niya. Nalaan na kita. Huwag kang makikialam. Kilala mo ko, Senyor. Baka ilamera ako. Ngunit kung lulusog tayo ngayon roon, kakaunti lang tayo. Turismo mo, Sir Rizal. Mamamatay si Maria Clara sa kwentong ito. Maria! Sabi mo na kayo! You can't! Hindi ko sinasadya. Maria! Ikaw na ang susunod, di ba? Anak ng Maria. Pagbabago ang aking hangad. Paghihimagsik ng bayang ito. Ever again. Mabuti pa at mabawi mo na ang librong iyon, Ate Clay. Dahil mayroong dagdag kababalaghan na nangyari sa librong yun magmula nung ibinigay mo siya sa akin. Ngayon na ang tamang panahon upang kayo magpaalam na. Kristong mo ay banta. Hanggang sa muli, ubos na sa pagmamahal ang anak ng Diablo. Nalilita ko. Nangyari na ang tapo ni Kapitan ko. Nakikiramay ako masili. Nang dahil sa lason na yun, tawalan ako ng pangalawang ama. Ang sabi ni Basilio, babalik lang daw sa nakasulat kung nangyari. Kung may kinalaman daw ito sa pinapatay ng akala niya, ulit wala naman kayong ginagawa mo sa mga pinalabis kita dito. Bigay mo sa akin ang kung ano ang akin na gusto. Ang kapalit na paglaya, na yun ano. Hindi ako ganun klaseng babae, padre! Susurang kinawa niya kaya uli! Ayan niya si Huli! Basilio, mapuputa si Simon! Unti-unti lang nangyayari ang mga kaganapan sa nobela. Kahit anong liko at preno ang gawin ko, hindi ko na mabago. Una ang aking magpapasya sa inyo. Tama ka. Panahon na para maghiganti. Tutulungan ko kayo. Ano ang plano niyo sa inyo? Kung maaga ko lang sana kayo nakumbinse, hindi mangyayari lahat to. Diba? Isipin mo, kung maaga ko kayo nakumbinse na iligtas natin ang buhay ni Maria Clara, hindi lalong tumigas sa puso ni Sir Ibarra. Kung naagapan ko agad ang pang-aabuso kay Huli, hindi magkakaganito si Basilio. Kaya kasalanan ko! Nahuli ako! Clay. Huwag mong hatulan ng iyong sarili. Ilang panganib na ba ang iyong sinuong maisalba lamang kami? Kanina lamang iniligtas mo si Huli sa kamatayang sabi mong nakasulat sa libro, hindi ba? At dinuktungan mo ang aking buhay, Binibini. Hantungan. Ang napakabait na si Basilio, ayun, nilangunan ang kanyang galit. Hindi ko alam, ayoko na. Dahil alam kong mas magiging masakit na mga susunod na kabanata. Dahil may pwede naman akong baguhin, pero hindi ko na magagawa. Clay. Binibining Clay. Huwag mo sanang isipin na pasan mo lamang ang tungkulin sa pagliligtas sa kwentong ito. Hindi mababago ng iisang tao lamang ang kapalaran ng isang bayan. Lahat tayo
ay kayang baguhin ang kwento. Ang bayan na magpapasya, natuldukan ang masalimuot, mapangapi at masakit na kwentong ito upang magkaroon ng ganap na pagbabago. Sa nalalapit na araw na may kasalang magaganap, nadadaluhan ng mga deklaseng tao ng Maynila. Ang piging ay magaganap sa bibiling kong bahay ni Kapitan Don Tiago. Ang bahay na ba to sa Binondo? Ang tahanan ng aking Maria. Ang simula ng himagsikan laban sa ating mga kaaway. Ang lamparang ito ay magsisilbing liwanag sa gabing iyon. Walang kaalam-alam ang lahat na ang lampara ay nitroglycerina? Dinamita? Kahalo ang pinagtipong puot at pagturusang. Sa gabing iyon, walang kamalay-malay ang mga tira nung higit na mapanganib. Walang pananagutan ang mga nagtatago sa likod ng Diyos at Estado. Sa piging na yon ay durog-durog silang sasabog. Boom! At ang ay sama-samang mamamatay. Ang pagsabog ng lamparang ito ay magiging senyales sa mga maghihimagsik na lumabas. Pagpagkita kay Talis at kalabanin ng mga kawal ng pangalaan. Ang himagsikan ay mapipilitan na rin ang buong bayan na makipaglaban. At ikaw, Basilio, ang mamumuno sa kanila para tumungo rito at kumuha ng mga armas. Ngunit, hindi ko ho alam, Senyor, kung saan niyo ko kakailanganin. Kung nakalatag na huwag inyong plano. Sasalakayin natin ang mga kaaway. At ang sino mang tatanggi sa himagsikan at tututol ng humawak ng mga armas, lahat ay papaslangin. Lahat? At ang lahat na walang taglay na giting at tapang ay hindi karapat-dapat isilang dito sa bagong lahi. Isang bagong lahi na hindi pagsisimulan ng mga duwag, mga alipin. Ito na ang bagong Las Islas, Pilipinas. Elias! Magpakita ka, Elias! Hayop ka nang tunay. Magandang gabi rin sa iyo, Elias. Simon, hindi kami pumatay kay Padre San. At alam mo yan! Ngunit ang alam ng mga otoridades, kayo ang gumawa doon. Dahil sa kasinuhinan mo, walang habas na inaaresto ng mga gwadya sibil ang mga tao! Karamihan sa kanila, mga inosente at walang kinalaman. Isipin mo na lamang ang mga ina.
nangungulila sila ngayon sa kanilang mga anak at asawa. Ngunit yun ang kailangan upang magsimula ang pagbabago. Sinapihan ka na talaga ng Diablo. Sabihin mo sa akin, may kinalaman ka ba kay Matang Lawin? Ikaw ba nagbigay ng armas sa kanya? Hindi lamang siya ang tulisanis na nabigyan ko ng armas. Tila napapakinabangan ninyo ang aking mga handog. Simon, uling pakiusap na. Itigil na natin ito. Hindi ninyo ako tinulungan, kaya naghanap ako ng ibang kakampi. Ngayon, iputok mo na yan. Ngayon din, para magsimula na ang kaguluhan. Ano pang hinihintay mo? Natatakot ang gatilong ito sa mga inosente. Ngunit walang takot na kakalabitin ko ito sa isang mapansamantalang nilalang tulad mo! Sa tingin mo ba ay mapipigilan yan ang lahat ng mga plano ko, Elias? Nakalatag na sila ng maayos, Elias. Kaya ano pang hinihintay mo? Grabe no, hindi natatakot si ano si Simon or si Ibarra na mamatay. Ganon ka dilim na yung paningin niya sa buhay. Kasi nga wala na siyang nobya, wala na siyang pamilya. So alam mo yun, parang ang dating is damay-damay na as long as yung nag-iisang mithiin niya na mapalaya yung bayan, mapalaya from the Spaniards ay mangyari kahit anong paraan pa yung gusto niya. Grabe. Magpasalamat ka. Hindi ako demonyo tulad mo! Nag-iisip si Clay kung anong gagawin niya. Nasusunod. Ate Clay? Uli! Maling araw na. Kahit sa pagpikit ko, nasisilayan ko ang wangis ng demonyo. Parusa pa yata itong buhay na sinagip mo po. Magiging grasya at biyaya ang buhay na yan. Pag nasingil na natin ang demonyo yun sa ginawa niya sa'yo. Salamat, Ate Clay, ha? Sinamahan mo kami ngayong gabi rito ni Lolo. Hanggat nandito kami, pwedeng-pwede kitang samahan. Alam ko hindi mawawala ang takot at sakit na nararamdaman mo, Uli. Pero alam ko kung kaya mong bumangon ulit. Magkaroon ng panibagong lakas para labanan ang lahat ng to.
Kahit mahirap. Kahit parang ayaw mo na. Huwag na huwag mong susukuan ang buhay. Mahirap mang paniwalaan. Pero alam mo bang nakasulat sa libro ang kwento mo? Hindi ko maunawaan. Ngunit kung totoo, ano raw ang nangyari sa akin? Sana hantong ang aking kwento. Sa libro kasi, natuloy ang pagtalon mo sa simbahan. Kaya sa kamatayan, nagtapos ang kwento mo. Pero tignan mo ngayon. Nandito ka. Buhay na buhay. Dahil pinili mong hindi sumuko kanina. Nabago mo ang kwento mo. Kaya ang mga susunod na mangyayari sa'yo ay sa'yo rin nakasalalay. Naniniwala ako. Kayang-kaya mong bumangon ulit. At ipagpatuloy ang kwento para magkaroon ka ng umaapaw na pag-asa at pagmamahal dyan sa puso mo. Nakakabawan man ako muling Ate Clay. Ngunit may malaki na akong lungis. Kaya hindi na ako parapat-dapat makiba sa inyo. Uli. Makakabasa ka kung walang kahit sino man o kahit na anong masaklap na pangyayari ang makakadungis sa pagkadalisay ng iyong pagkatao. At wala rin sino man ang makakapalit o makakapantay man lang sa'yo dito sa aking puso. Ngunit saan ka ba galing? Totoo ba? Narinig ko ang mga usapan niyo kanina. Sasali ka sa himagsikan na nais ni Senyor Simon. Si Senyor. Utang na loob. Pag-isipan mo mabuti ang pagtulong kay Sir. Nabubulagan na siya ng kanyang galit kaya huwag mo nang gayahin pa. Hindi na dapat natin ito pag-usapan, Ate Clay. Nasaan si Lolo Celo? Kailangan ko munang umati sa kanya. Silo, huwag mo kong iwasan. Pag-usapan natin to. Wala nang dapat pag-usapan, Ate Clay. Buo na ang aking pagpapasya. At walang kahit sino man ang makakapagbago pa nun. Huli. Tayo na. Tuluyan na nga nagpasakop si Basilio kay Simon. Sinubukan siyang pigilan ni Binibining Clay.
Ngunit ang tigas niya. Ayaw niyang makinig. Ni ayaw siya lang kausapin ni Huli patungkol doon. Nasaan na ngayon ang binata? Palagay namin nagbalik na siya kay Simon upang isagawa ang kanyang plano na ikwento sa atin ni Clara. Ang lampara. Malinaw ang binimiti ng senyor. Puputok na ang puwersa ng mga suwing palad laban sa puwersa ng mga mapangapi. Kaya kailangan ninyo sumama sa amin. Dito raw dinaraos noon mga piging at salo-salo. Ngunit napabayaan na ng pagdaan ng panahon. Pero kaunting linis, paglagay ng disenyo, ay maaari magbalik muli ang kulay ng bahay na ito. Tinitiya ako sa iyo, Basilio, na muling sasabog ang kulay sa pamamahay na ito. Maaari bang silipin mo sa baba kung nandiyan na sinya, Senyor Quiroga? Si, Senyor. Memories ni Mara Clara. Piano yata yun. Nakauwi na ako sa'yo, Maria. Nos vengaremos, Maria. Todos ellos van a morir. Los mataré a todos. Mapalad ako sa aking pag-uwi at kayo ang aking madaratnan. Lalong-lalo na ang aking kaibigan na nais kong makasama sa himagsikang ito. Himagsikan? Kung saan hawak kayo sa leeg ni Simon? Mawalang galang na kaibigan. Ngunit hindi ba't may kamay si Simon sa sinapit ng mga sawing palad? Pinaglalaruan lang niya kayo sa kanyang palad. Ang mahalaga ay mangyari ang himagsikan sa anumang paraan. Ngunit ang tunay na himagsikan ay hindi lamang pagganti o pagkakaisa ng mga kaluluwang nagngingit-ngit sa pagkasuklam, bagkus nagmumula sa isang nag-aalab na pag-ibig para mapalaya ang bayan. Ang bayan na lumalaban sa lahat ng uri ng pang-aapi at ng aapi. Sa itong samahan ng mga taong binubuhay ng pag-asa ang kanilang kalooban, hindi ko batid kung ano at kung sino ang sinasabi ng mga kaibigan mo. Ang ibig sabihin ba nito ay hindi kayo sasama sa amin? Kaibigan, ang pagbabagong kailangan natin ay magpapabuti sa ating bayan na inapi at inalipin. Hindi yung magsisilang ng mga halimaw. Tawarin ninyo ako, ngunit mamamatay ang sinumang hindi susunod. Tay!
rin mo, anak. Ngunit ito ang kailangan ng himagsikan at ito ang kailangan para maipaghiganti ko kayo at ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Ngunit anong klaseng himagsikan ang papasukin mo, Itay? Ang paslangin ng sino mang sumalungat sa inyo? Kahit sila'y mabubuti at iligtas ang aking buhay. Kung gayon, anong pinagkaiba nyo sa mga mananakop na tinatawag tayong Indio? Anong pinagkaiba nyo sa kanilang mapagsamantala? Doon sa lumapastangan sa aking sugo lang demonyo. Naubusan na tayo ng panahon. Sina Clay kaya? Malamang ay nasa paglalakbay pa rin sila ni Hernando patungo Maynila. Kung gayon ay sunduin na natin ang ating mga kasama at sumunod na rin tayo. Mga kaibigan, mapabago pa rin natin ito. Gawin natin ang lahat upang mailigtas at ibalik sa atin si Crisostomo Ibarra. Tayo na. May kasal pa tayong dadaluhan. Madera, nagigil yung babae niyo. Ayan na guys. Ang ganda ng lampara, in fairness. Pang sosyal yung lampara guys. Pa dapat narito si Clay at Fidel. Kinukutuban ako. May nangyayari na hindi natin alam. Binalaan na kita. Huwag kang makikialam. Kilala mo ko, Senyor. Baka ilamera ako. Ngunit kung lulusog tayo ngayon roon, baka unti lang tayo. Hindi pa man din natin natitiyak kung napapalibutan ang bahay ng mga gwardiya. Tulungan mo ako makapasok sa loob, Senyor. Sa sandaling, sindihan ang lampara. Sasabog ang lampara sa loob. Oras na. Lampara! Sasabog ang lampara! Nararamdaman ko na hindi sasabog yung lampara dahil mapipigilan nila. And kahit pa paano, syempre, magiging satisfying yung ending ng kwentong to dahil mababago ni Clay. And dahil yun sa mga efforts niya talaga. And nakita ko pala sa song ng Ben and Ben ba yun, yung Kayo Manggi. May mga clips doon and andun si Clay nagsiselfie siya tapos parang masaya yung mga tao. So parang feeling ko yun yung isa sa mga ending na shots or mga video clips na kinuha nila. So kahit pa paano may inaasahan tayong magandang mangyayari dito guys. And ang ganda ng progress ng kwento no. And marami tayong makukuhang aral dito sa episode na to. So maraming salamat ulit sa Maria Clara Tibara and sa lahat ng bumubuo and of course sa GMA. That was my reaction for today. Bukas ulit for episode 102 na and alalahan niyo guys last week na to ng teleserye na to na napakaganda, napaka makasisayan and pinakapaborito ko sa lahat talaga na napanood ko. So yeah, there you go. Thank you so much and hope to see all of you guys in my next video. Bye.